Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. This is Derek again, talking about the reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasaan panig man kayo ng mundo. Muli tayo ay humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical man o mental sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, as usual, babatiin muna natin ang ating mga channel members. Mega shout out sa ating mga Golden Warrior members. Kay at Jobber26, John Behis, Kun Emi, Norris Berano, Melka, Akin Karina, Lulu, Leia Takahashi, Manny Dayao, Fortis Pemina, Griselda Salvador, Mami M, at Concepcion Condes. Ayan. At sa ating mga Diamond Warrior members, kay Carl Joseph M, Yolanda Valdez, at kay MG Takahashi. Maraming salamat po. Mega shout out. At as usual, sabi nga natin, sa mga nagnanais na mag-join sa ating membership, nandiyan lang naman po sa baba yung ating join button. Ayan. At batiin naman natin ang ating mga kasamang nandito. Mega shout out kay Concepcion Condes, Jocelyn Herrera, at Jocelyn Ayama na nasa Japan. Ohayo gozaimasu. Mega shout out. Ayan. So, kumusta ang inyong araw? Ah, sabi nga natin na marami pa rin talagang mga bagay-bagay. Mega shoutout kay Tokayo Ricardo Sotelo Guanzon. Ayan. Pretty Pisces. Mega shoutout. kumusta ang inyong araw? Sabi nga natin na sa kabila ng mga sitwasyon na nitong bago pa man dumating itong tinatawag na how do you call this, yung final, no? Canvassing na gaganapin dyan sa Avenge Start sa 23, no? Sa legislative area, no? Sa tawag natin dito sa Kongreso at sa Senado bago i-finalize at magkaroon ng panunumpa. At June 30 pa naman yung tinatawag na the turnover, no? Eh, sadya nga naman talagang yung mga madalas natin nagpag-uusapan itong mga batang machuchulit. At meron pang sumasawsaw nito lately. Ito ngang si Andy Bautista. mega shoutout Lulu, Wilfred Slick, at Ikay Bunso. Ayan, mega shoutout. Naayos lang natin itong ating... ayan, silipin lang. Para nakikita natin itong ating... nandito sa Facebook. Ayan, para aware din naman tayo sa situation dito. At biglang-bigla eh may nagsesend ng star. Eh, hindi man natin mapasalamatan, di ba? Kasi hindi natin makikita yan dito sa monitor. Ayan. Sa mga nagtatanong dati, bakit wala pa tayong star? Ayan po, meron na po tayong star dyan sa ating Facebook. Yeah, bunutin natin yung wire. Para hindi siya nakahambalang dito. Ayan, kumusta ang inyong araw? Sabi nga natin eh, ang dami. Sabi nga, akala ng iba matapos sa eleksyon, tapos na ang lahat. Sabi nga natin, katulad lang ito ng KPRRD, no? Patuloy lang ang tinatawag natin na bardagulan at pagsagot sa mga kung anik-anik na kanilang mga pinagbababanat, no? Sa paparating na administrasyon na hindi pa man nakakaupo, eh, meron na nagsasabi na that's where our taxes goes. At ito nga, mamaya maririnig niyo yung isang kakatuwang sinasabi nitong si Andy Garcia. Ay, Andy Garcia. Si Andy Bautista. Biglang kumandang lalaki, Andy Garcia. Patay tayo dyan, di ba? So, ayun lang naman. Sabi nga natin eh, nakakatuwa lang kasi is, alam naman natin yung nangyari ng 2016. And then, sabi niya, wala daw siyang kaso, pero bakit siya pinaghahanap? Hinahanap nga ba ng pakalat-kalat at andyan ay may komunikasyon pa ang mga media sa kanya, di ba? Nakakalungkot lang isipin, no? Yung palabintang na tinatawag na ill-gotten wealth daw. Eh, Mang Andy, tanong lang ho ba namin, eh, saan ho ba nang galing inyong mga bilyones? Parang may kayo rin ho, may kailangang ipaliwanag na ill gotten wealth, right? So,
lang naman ang tema niyan eh. Sabi nga natin ganun, ang mahilig magturo, madalas nanununo. Diba? So, ayan lang naman ang mga takbo-takbo dyan. Eh. Sabi ni Pretty Lulu. Dapat tinatagdagan niya, Lulu. Dahil niya ginagawang Pretty Lulu. Ayan. Rules po. Pagpasok, please. Thumbs up po. Ayan. Para kay Ho. Salamat, salamat, salamat. Ayan. Opo, Teacher Lulu. Sabi ni Ikay. Ayan. So, sabi nga natin, pa-share para ano. Pero sa bagay, yung oras kasi minsan bigla sila nagdadatingan ng mga ano. Pero para nakasanayan nila yung ating, sabi nga, meron pang isang topic, isa in-upload ko na lang. At baka na masabihin, puro na lang doon tayo nakatutok sa bagay na yun. Pero ito kasi, may isang kakatuwa kasi dito sa usapin na to. Dahil nga, sabi ni Mang Auntie, wala daw siyang kaso. Bakit ba nagtatago? Diba? Yun ay isang magandang tanong. Bakit nga ba ikay nagtatago? Diba? Tapos hinahanap daw, ang hirap hanapin ng, ang hirap makita ng nandun lang, sabi nga, in plain view, di ba? Parang sa bahay lang yan, minsan hanap ka ng hanap, eh, hindi mo makita, yung pa na, sa harapan mo na lang, eh, di ba? Meron pa akong sitwasyon na, nailagay yung lapis sa tenga, nasan doon ba yung lapis niya? Ikot ng ikot ka hanap, kasabit lang dito. Oh. Kaya sabi nga natin gano'n, ano ba talaga itong mga pinagkakakana ni Andy Bautista regarding dyan sa pinapunan niya, pinapahabol niya ngayon? Kaya ang painting daw na namataan doon sa bahay ni Madam Imelda Marcos. No? Kaya walang katapos ang, how do you say this, na mga nakaw daw na yaman, di ba? Nakaw na yaman, di ba? So, yung sa San Juan yata ang bahay, matandang bahay, na bago pa kinasal si Meldy kay Perdy, bahay na ng mga Marcos, kasama daw yung sa nakaw na yaman. Napag-uusapan natin yung mga nakaw daw na yaman. Di ba? Para bang, you have all the time nang wala ang mga Marcoses sa Pilipinas na bilang hepe ng PCGG when it was created way back in 1986, Andy Bautista. Sabihin din nyo nagampanan na sa dami ng kasong inilatag ninyo na naipanalo, yung pa rin yung gamit na termino, no? Nakaw na yaman. Di ba parang, ano, di ba? Talagang, ano eh, no? Yung bang ubod sila ng linis, walang bahid dungis, talagang iisa yung kanilang, ano eh, no? Linya ng pananaw. Na nakapagtatakang isipin na saan ba nila napagtatanto yung kanilang mga pinagsasasabi na ay ewan nga ba natin nga naman siya nga naman o nga naman, di ba? So at that situation, sabi nga natin without further ado, sabi nga natin pakinggan muna natin itong interview ng at teka, gagawa muna tayo ng banner kasi CNN ito eh, wala akong makita sa ano ng SMNI. Tiwala lang tayo sa SMNI. Pasensya na. Pero CNN Philippines. Ready to see CNN PH. PH na lang. Sino? Diba? P. Hindi po. Ito naman. Sala pa yung typing. Ay, diga. So, eto silipin natin itong ilitan lang natin. Kaya dapat daw ganyan naman. At the stream. Ayan. So silipin natin itong kanyang kwento bago yung naging puna ni Attorney Vic, no, na sinasabihan siyang umuwi at sinasagot nga niya iniiba daw yung usapan. Pero sabi nga natin pag tayo ay namimingwit, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Is it a wrong choice of word, Mang Andy? Or tasadya nga naman talagang, sabi nga, hindi pa ho nakaupo. Yeah, so pakinggan muna natin ito. At sabi nga natin, credit to CNN Philippines. Ayan.
Nangangamba ang dating chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG sa napipintong pagbabalik kapangyarihan ng pamilya Marcos. Posible raw kasing hindi na mabawi ang mga umani-bilyon-bilyong pisong nakaw na yaman nila. May ulat si Stanley Gahete. Sa haba ng panahon, yun pa rin yung tema, Mang Andy, no, nangangamba na hindi na mabawi. As I remember, napakarami nyo nang binawi na para bang may naging tanong nga dyan sa Senado tsaka sa Kongreso and even si PRRD na yung mga sinequester ninyo, no, lahat na sinequester ninyo, unang-unang tanong, sigurado nga ba kayo na sa mga Marcoses talaga yung pinagsisequester ninyo? At there was an issue na saan yung mga nasequester ninyo. Yun yung may nagsabi pa, I cannot just recall who's the senator na nagsabi na yung sinabing ninakaw ay nanakaw. Tama ba? Ayan. Mega shoutout Leia Takahashi. Ayan, may nagbabantay. Tuloy natin. Sinagot ni dating Presidential Commission on Good Government Chairperson Andres Bautista ang hamon ni Attorney Vic Rodriguez. Akala ko ang nawawalang Picasso ang pinag-uusapan. Mahalaga ang painting na yan. Pero kung change topic na sa halalan, pwede rin. Ipaghambing kaya ng mga dalubhasa ang pamamalakad sa 2022 at 2016. Sama na rin ang 2019. Parang ang gulo ng litanya ni Mang Andy. No? Ipaghambing kaya ng mga dalubhasa ang pamamalakad sa 2022. At 2016. Sama na rin ang 2019. Magkadugtong po yung 2016 tsaka 2019. Senator lang naman tsaka congressman na napalitan. At yung mga lintik na mga party list na walang ginawa kundi magwala dyan. Guest ng Marcos Camp na bumalik dapat siya sa Pilipinas at harapin ang mga issue tungkol sa 2016 elections. Ito ay matapos makita sa mga larawan na kuha sa Batista ang hamon ni Attorney Vic Rodriguez ng Marcos Camp na bumalik. The Commission on Election was awarded Electoral Commission of the Year, Election Management Award, Accessibility Award, Minority Participation Award, Social Weather Station Survey 303, most electoral stakeholders seem to feel that the automated election of 2016 marks significant improvement. Improvement, better managed than the past two automated election, 2010 and 2013, and so far and so on. So, yun yung kanyang mga pinagyayabang daw. Para masabing wala siyang kaso. Ba't ka nagtatago? Dapat siya sa Pilipinas at harapin ang mga issue tungkol sa 2016 elections. Ito ay matapos makita sa mga larawan na kuha sa bahay ni dating First Lady Imelda Marcos ang nawawalang painting ng tanyag na Spanish painter na si Pablo Picasso. Ayan yung painting na naispatan daw doon sa bahay ni Madam Imelda. Ayan, lalakihan natin para matitigan ninyo. Baka pag pinakita natin yung ating sample, kaya pa bang mas lakihan? Laki pa. Ayan. Titigan niyo mabuti, ha? Ayan. Yan daw yung Madonna and the Child, no? Tapos na ano ni Picasso. Tapos meron dito yung ano, basihan kasi regarding sa original nga ba yan o Japekpek. Ayan. So, ang Reclining Woman number 6 ay isa sa mga painting na pinababawi mula sa pamilya Marcos. Nagkakahalaga umano ito ng halos 8 bilyong piso. Bakit kailangan bawiin sa pamilya ng mga Marcos? Hindi ko talaga naintindihan eh. Alahas, kung ano-ano, lahat bawiin. Talagang hindi ko mapagtanto yung bagay na sasasabihin na ninakaw. Kaya nga ginagawa nating example na nakaraan yung kay Villar before. But sabi nga, pakinggan natin. Yung allegations niya, hindi na about the painting eh. Naging halala na yung ano. Sa panayam ng CNN Philippines kay Bautista, sinabi niya na naniniwala siya na maaaring ang painting na ito ang matagal nang hinahanap ng Naniniwala siya na maaaring ang painting na ito. Ayan ang salita, ah, di ba? Iyan ang sabi nung nagnanarrate, no? Nagbabalita. PCGG, bagamat kailangan pang mapatunayan ang original ito. Ako mismo, nakita ko yung painting na yan eh. Kasi nung binisita namin si dating unang ginang Imelda Marcos, pumunta kami sa kanyang condominium sa Pacific Plaza, yung Unit 34B.
At kasama ko noon si Commissioner Richard Amorao, nakita nga namin yung Picasso niya. Ayon pa kay Bautista, nag-apply ang PCGG ng writ of attachment mula sa Sandigan Bayan at nagpunta ang mga sheriff sa mga bahay at opisina ng mga Marcos noong 2014. Gumagawa silang ng mga kopya. Noong nag-grade yung mga sheriff, nakakuha sila ng 3 kopya ng Madonna in dyan. So talagang mga ano lang na parang mga sinasabit nila kung saan. Parang ewan ko lang kung in order siguro to protect the original. Sinagot din ni Bautista ang pahayag ni leading presidential candidate Bongbong Marcos na dapat investigahan din ng PCGG ang iba pang individual na sangkot sa korupsyon. Ang pangunahing layunin ng PCGG ay hanapin at ibalik sa kabambayan ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos at mga crony. Pero itong presidential commission ngayon ay nagre-report. Ayan, ha, pakinggan niyo masabi. Pero itong presidential commission ngayon, no, tinatag ang PCGG. Alam namin yan, yung EO number 1, PCGG is created para nga sabihing mabawi yung mga allegedly dapat no, nanakaw. Pero hindi, dahil nga nung ginawa nga ng mga sumamba kay Madjongerang Oricong, yung kanyang executive order number 1. It was directly mentioned the so-called ill-gotten wealth. Walang sinabi doon na alleged or allegedly, right? So diretso na binintang niya. Kaya nga naipalagay niya pa nga sa Guinness World Book of Record eh. February umupo 2014 naka-post na doon sa ano eh, sa Guinness eh, 'di ba? So sang sabi niya nagre-report daw. Ulitin natin yung binitawang salita ha, para klaro tayo ha. The original. Sinagot din ni Bautista ang pahayag ni leading presidential candidate Bongbong Marcos na dapat imbestigahan din ng PCGG ang iba pang individual na sangkot sa korupsyon. Sa pangunahing layunin ng PCGG ay hanapin at ibalik sa kabambayan ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos at mga crony. Pero itong presidential commission ngayon ay nagre-report sa isang Marcos. Ayan na, nagre-report na daw sa isang Marcos. Hindi pa ho umuupo. Nagbibilangan pa ho, Andy. Anyari iyo, hindi pa naupo, hindi pa nagre-report ang PCGG kay Bongbong Marcos dahil hindi pa po siya nanunumpa, hindi pa po siya ang presidente ng Pilipinas. Nagre-report po ang PCGG kay PRRD. Hindi po sa isang Marcos. Ayan. Sabi nga natin, di ba? So, ganun ang pananaw mo. Magre-report pa lang. No? Starting on July 1. Diba? So, masyado ka nagmamandali. Pero sigurado naman magre-report sila kay PBBM. Alright? Yeah? Tapos talagang diretsyon-diretsyo, eh, no? Nung sinabi niya na binuo ang PCGG, upang the original. Sinagot din ni Bautista ang pahayag ni leading presidential candidate Bongbong Marcos na dapat imbestigahan din ng PCGG ang iba pang individual na sangkot sa korupsyon. Sa pangunahing layunin ng PCGG ay hanapin at ibalik sa kabambayan ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos at mga crony. Pero itong ang pangunahing mandato ng PCGG in other term, no? Is ibalik sa kabanambayan ang mga nakaw na yaman ng Marcos. So definite na definite, ibig sabihin wala talagang ano, walang hindi bintang, kundi ano, talagang nagnakaw as in. Katulad nga ito nakaraang kampanya, 'di ba? Hanggang ngayon sabi nga for 36 long years, no? Since nitong 1986, 'di ba? Walang humpay na isinaksak nila sa utak ng mamamayan na magnanakaw ang mga Marcos. Nagnakaw, 'di ba? Meron tayong 28 billion na foreign debt nung panahon ni Ferdinand Marcos at 5 to 10 billion daw doon ninakaw ni Marcos, 'di ba? Then yung umabot pa yun na 5, yung sinasabing 10 billion na yun naging 14, naging 18 bilyones, 'di ba? Then, nagkaroon pa yan ng 28 billion. Si lahat pala nung inutang ni Nakaw. Tapos, may nabanggit na ang total na pera ng Pilipinas for the time of Marcos is 428 billion. If I remind,
if I recall it right, na nabanggit nga ni JPE, no, na yun daw, ninakaw daw ni Marcos yung 428 billion. Palakpakan. Isipin mo, lahat na lang ninakaw. Bugo ka pala kalahati, Andy Bautista. Biro mo, lahat na lang ninakaw nang dahil dyan sinabi ng Reyna ninyong Madjungera na santa ng mga sugarol, di ba? Na nakaw. Paano nangyari yun? Di ba? As in, lahat, di ba? Lahat na ng pera ng kaban ng Pilipinas. Pero yun yatang mga pagkakadevelop ng Pilipinas noong time na yun is ano yata, parang kabuting sumibol lang yata sa lupa. Presidential Commission ngayon ay nagre-report sa isang Marcos, edi for all intents and purposes, wala na yan. Sinusubukan ng CNN Philippines na kunan ng pahayag ang kasalukuyang mga opisyal ng PCGG, pero hanggang ngayon ay tikom pa rin ang mga bibig nila hinggil sa issue. Stanley Gayete, CNN Philippines. Ayan. Thank you very much, CNN, for that clip. Okay, credit sa CNN. Ayan. So sabi nga, ano ba yung hinahanap na yan? Sabi nga, pati ano mga natin yung ating mga kasama rito. Laya Takahashi, ibig sabihin ng thumbs up kung nag-like na daw. Ayan. Anti-bias fake news, mega shoutout. Ati Josephine Makatula. Edward Budget, ayan. Diba? As in, nagre-report na daw kay Bongbong Marcos. Ngayon, ano ba yung sinasabi na ano? Kaya sabi ko sa inyo kanina, tutukan ninyo. Dahil, yung nakita nating litrato doon ay ito. Ay, teka, alisin nga muna natin itong credit. Ayan. Ito yung picture. Ah, yung pinteng. Ayan. Alisin natin yung pinteng. Ayan po yung painting. Ayan. So, may detalye po dito. Ito yung actual na nakita ninyo kanina. Na kumbaga sa ano eh, yung stroke, no? Yung pagkakahagod, na pagkakapinta. Na nakita doon sa bahay ni Madam Imelda Marcos. Okay? Ngayon, may basihan dyan regarding sa hinahanap na original according doon sa libro. Ayan. Ito po yung tinatawag na original na painting. Kasi kung titingnan ninyo, lalayo natin, ang layo po nung pagkaka-finish. Okay? Ay hindi, ito pala sa ibabaw pala yung original. Ayan, sa ibabaw itong original na hinahanap. Ayan, layo natin. Ayan, ito kasi nasa ulo ni Sandro tsaka ni Madam. Ito yung nasa bahay niya. Ayan. So, ito po yung nandoon sa bahay ni Madam Imelda. At ito po yung original. Looking at it is totally ang layo po talaga. So, sinasabi nga is a reproduction, no? So, why the... Siya rin na nagbanggit na may yung katulad ng Madonna and Child na sinasabi na may reproduction system na ginagawa. Marami namang gumagawa niyan because they like no the stroke no or yung nilalaman ng pinta. Even it's not the original na para bang may yung mga mahilig kasi sa ano sa arts no. May dinadala kasi yan na ano eh na meaning, di ba? So on that situation na bigla siyang nagpapaugong and looking at it, yes, Ate Josephine, nabanggit nga ni Sas din yan. Ayan, nasabi nga, you have a bad eye sa pagdating sa arts, Andy Bautista. Sabi ni June Realibit sa tuturi na pintor. Ayan, mega shoutout, June. Ayan. Nakaw na pinting daw ay sus, binuo ang binuo ang ginuo. Diba? So, ang layo eh. Ito'y original na hinahanap, diba? So may mga portions of that regarding on how it was the original stroke was done, right? So sabi nga natin, ayan, kasi ayan pa yung ulo ni Sandro, no, at si Madam Imelda sa baba, ayan, lakay natin. Sabi nga, kitang-kita yung dalawang yung maglola, ayan. Kunyo siya tatawagin Lola, Mommy Meldy, ayan. Ayan, bakit yung mapagalitan ni Madam, ayan. So yan yung difference of this painting which is sasabihin niya agad na chicken yan ganito. So sabi nga sa malayo pa lang by the spotlight of the camera, kitang-kita naman talaga yung isang bagay na ng pagkakaiba. So malino na sinasabi niya na sa susunod niya wala na yan kasi nagre-report na sila, nagre-report na daw ang PCGG
sa isang Marcos. And nililinaw lang natin, Mang Andy, hindi pa po nakakaupo, no? Magkakaroon pa lang po ng confirmation ng canvassing starting sa 23, maybe until June 3, dyan po sa lower at sa upper house ng legislative, no? Sa Kongreso, tsaka po sa Senado. Dapat alam nyo yan, di ba? Then ang tanong, yung sinasabi mo, Mang Andy, no? Looking at it, kasi pinag-umpisahan mo yan, eh. Mula pa nung una pa lang, tira ka na lang tira regarding dyan sa sitwasyon, di ba? Dyan sa pinting-pinting na yan, di ba? Maliban dyan sa painting-painting. Okay? At ang sagot niya kasi, doon sa ano ni... Pusod ka muna dyan. Unging kuning unging ke, di ba? Ito kasi yung naging ano ni Attorney Vic Rodriguez. Zoom natin. Ayan, para masaya. Where na you? Ayan. Sabi niya ganon, sabi ni Attorney Vic. Para yung banat niya, di ba? Alam natin, pinaghahanap daw ito, di ba? Pinaghahanap. Pero hindi makita-kita, pero pakalat-kalat sa US, di ba? I invite you, Chairman Andy Bautista, to come home. If you're confident enough, make your allegations here in person. And so that to be fair to the Filipino people, we can hold you accountable for the many mistakes and allegations as to the conduct of 2016 polls. Yan, di ba? O eh, sabi nga naman, sabi mo eh. Diba? Eh bakit ka nagtatago? Bakit ka biglang nag-exile? Diba? Ah, hindi naman nakikita. Ewan ko kung hinahanap nga ba ng mga inutusang maghanap. Uy, ano na ba nangyari? Pero panay pa rin yung kanyang bagay. Si Joe Masiso nga, panay ang tweet eh. May YouTube live pa yun. Diba? May Facebook live pa yun. Hmm. Diba? Kasi... yung Mel kasi yung ano yung frame pwedeng mabago eh. Ang pinakaimportante kasi doon yung painting behind the frame. Eh. Pero sabi nga kasi if it is the original, yung frame kasama sa presyo yun kasi yung ano eh yung carbon dating eh, yung year, yung panahon, di ba? Oh. Nasaan na ba yung aming mga antik sa bahay? Ewan ko to nasama na yata kung saan. Then eto naman isang naging sagot niya. Ex-COMELEC Chief Bautista, spokesman ni Marcos Jr. Wala akong kaso sa Pilipinas. Eh bakit ka nagtatago? Eh ano yung kasong binuko ng misis mo, Mang Andy, regarding do sa bilyones na bigla kang nagkaroon? Right? Bigla ka nagkaroon ng bilyones, hinahabol ka ng asawa mo, then suddenly, fly me to the moon. Bigla kang nawala sa Pilipinas. Di ba? What happened? Oh, kung wala kang tinatakbuhan, why you cannot go back and sabi nga, harapin yung mga allegasyon. Di ba? Then, you are always talking about the so-called ill-gotten wealth when you have something to explain na ibinulalatlat ng asawa mo na mismong kay PRRD niya inilapit. Just asking. Hindi ako pwedeng magbintang. Asawa mo nagbintang sa iyo eh. Kami bilang isang mamamayan, nagtatanong lang po. Right? Mega, mega shout out Mel, Sagittarius, Lucas Pebrer, Jenea Somera. Ayan. And please don't forget to like, and share. Ayan. Naku, Sir Rick, ang maganda dyan, umuwi siya, malaman ng taong bahay kung sino talaga ang nagnakaw. Nakita lang ni Bautista yung painting ng laki agad ang mata, mukhang kalokohan na naman, di ba? Eh, alam naman natin, di ba? Sayan natin yung sabi niya. Umalma ang dating chairman ng Commission on Election at Presidential Commission on Good Government na si at Presidential Commission dating. Dating tuloy. Ayun na yung dating. Na si Andres Bautista, sa payag na tagapagsalita ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Vic Rodriguez na dapat managot ito sa naging resulta na eleksyon noong 2016. Walang kaso na isinampa ang gobyerno laban sa akin. Paglilinaw ni Bautista sa isang panayam sa telebisyon itong linggo ng gabi. Wala nga ba? Sige. Eh di wala. Sabi mo eh. Wow. Nonsrak Zurk, ano ba? Noah Sark 12 Zurk, mega shout out ayan.
Nilinaw ni Bautista na makauwi na nilinaw ni Bautista na makauuwi naman siya sa bansa mula sa United States. Gayon man, naging magulo ang sitwasyon dahil sa mga personal issues. Mm-hmm. Alright, sige. Reaksyon lang ito na Bautista sa naging payag ni Rodriguez sa dapat na umuwi na ito sa Pilipinas upang mapanago sa kinalabasan ng 2016 election. Paniwala ni Bautista na ang naging payag ni Rodriguez ay tugon sa nawawalang Picacho painting na Reclining Woman 6 na nabistong nasa bahay ni dating First Lady Imelda Marcos nang bisitahin ito ni Marcos Jr. matapos manalo sa May 9 elections. Actually, mali ba yung video? Kasi yung video yung pinakita, ano pa yan eh, doon sa The Kingmaker. Nauna na inihayag ni Bautista na, na tinatay aabot sa 8 milyon na nasabing painting kapag ibinenta. Ano ba kanina, 8 bilyon? Baguhin nyo naman yung mga balita nyo. Sino ba ito nagbabalita na to? Balita. O, balita. Sabi kanina, 8 bilyon. Ito naman, 8 milyon. Mamaya niyan, 800,000 na lang yan. At lalabas niyan, pag nalaman niyan na isa yung Japik, walang value. 80 petot. O 800 petot. O lagyan mo na 8,000 petot dahil siya yung framing. Right? Nauna na yan. Ay, aabot daw. Ang gulo ng kanilang balita, di ba? Balita, magulo, no? Nangangamba rin si Bautista na maaaring buwagin ang PCGG kapag nakapanumpala si Marcos sa pagka-presidente. Itong nakarang Marso, tiniyak ni Marcos na hindi nito lulusan ng PCGG at sa halip ay palalakasin pa ito ng kanyang administrasyon. Yes. Babasagin yung tinatawag na EO1, di ba? Ano yun eh? Isusupersede yun ng panibagong executive order ng isang presidente that the PCGG is no longer just looking for the so-called, di ba, the alleged ill-gotten wealth of the Marcos family. Kasi dapat, eh wala rin, di nababangon sa hukay yun eh. Nakasumunod na nga yung anak niya eh, di ba? Oh, that the so-called EO1 with that word directly saying that the PCGG is formed, no, para hanapin ang mga nakaw na yaman, di ba? The ill-gotten wealth of the Marcoses without using the word alleged or allegedly, right? As in, kaya is para maisaksak sa utak ng sambayan ng Pilipino yung mga Marcos magnanakaw. Ang kalinis-linis naman ng pamilya nga naman ng mga kujuangko. Right? Eh, sabi nga, ito naman yung mga naging reaksyon ng mga, umuwi ka ng Pilipinas, dito magpaliwanag, ang dami mo sat-sat. Libre daw pamasahe, sabi ni Rodriguez, etc. Ang kukuli talaga ng mga ating mga ka-BBM sa harap pag bumanat. Ayan. Diba? So, yun ang kanya naging pahayag, diba? Na hindi ko maintindihan, ano ba yung napakalaking issue regarding dun sa painting, no? Na walang sumasagot sa komisyon, no? Sa PCGG. Regarding dun sa scenario na sinasabi na nasaan yung mga sinequester ninyo na walang proper accountability, walang proper na inventory, walang proper na lahat, improper lahat, hirap isipin. As in, walang patutunguhan. So ansa kaya nga may nagbanggit pa niyan before, no? I'm not saying that it's coming from me. Sabi ko nga, hindi ko na matandaan, no. I will try to search for that, no. Nasabi yan, hindi ko na matandaan ko sa Kongreso or sa Senado na sinabi na nasaan nga ipaliwanag ninyo, no. Dahil mukhang yung sinasabing nakaw eh nanakaw muli. Right? Oh, so sabi nga ganun eh. Oh, ipaliwanag mo rin yung sinasabi sa iyo kasi bigla kang nawala dahil doon. Pagkatapos ng 2016 election, bigla kang nagkaroon ng bilyones na sinasabi ng misis mo. Misis mo, may sabi ha, Andy ha, hindi ako ha, sabi ng misis. Kasi nabalita yan, yung paglapit niya pa kay PRRD. Naging maugong yan. So bigla kang nawala. Then suddenly, there are billions in your account. Diba? Oh.
Asawa ni Andy Matic ang nagbisa sa kanya sa mga ginawa niyang katarantaduhan. Yun nga, Ate Josephine. Sabi ko nga, it's not coming from me. It comes directly doon sa binulatlat ng kanyang asawa na kay PRRD pa, idinirekta. Diba? Baka tayo makasuhan dito, mahirap na. Alam niya naman tayo nag-iingat. Sabi nga, kaya tayo nagbabasa-basa. At hindi ko na chinagapang hanapin yung 2016 regarding sa asawa ni Andy. Diba? Kasi umugong yan, alam yan ng sambayanan. Sabi nga, if there will be something regarding that, eh hahanapin natin. Andyan lang naman yan. Thank you kay Google, andyan lang yan. Diba? Marlene De La Cruz, mega shout out. Painting, it is actually none of his business. Kanya ba ang original? Eh, wala na rin naman yung nagpapahanap, patay na eh. Sino ba nagpapahanap niyan? Di ba si Cory? Sam Abbott, mega shout. Fly me to the moon while on my way meeting a typhoon. Hindi ko makuha yung tono, Sam. Kalimutan ko yung tono. Ayan. Andy pala mahilig sa bread. If a painting paints 1,000 lang siya, dami tuloy kanta. Buang talaga tayo lahat dito, no? Ito ay magkakasundo, pare-pares tayong binuang. Orlando Malquisto, mega shout out. Ben Cruz, Orlando Malquisto, Sagittarius, ay nado po, Sir Rick, ano yun? Sa Senado. Ayokong banggitin eh, pero as I recall, parang si Tito Sen may nabanggit na ganun eh. I'm not sure, ha? Sabi ko, I'm not sure. I'm not quoting him, no? Pero yung nabanggit nga, di ba, na nasaan, di ba? Nasaan? Mamukhang yun na, yung binibintang nanakaw ay nanakaw. Diba? Ganun pa yung word eh. Not verbatim, sabi ko nga ganun. Kasi sa tayo nga nagre-recall lang ng ating mga nadidinig, lalo na nitong panahon ng kampanya. Kasi umugong yan, panahon ng kampanya, di ba? Paulit-ulit yan eh. Ang salita ng Diyos. Ano yun? Sabi ni Ben Cruz, ang salita ng Diyos sa Biblia, 1 Juan 2:4, ang nagsasabing na kikilala ko siya at hindi tumupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibigin natin ang kapwa tao. Okay. Thank you for the Bible verse. Ayan. Wala din bihira rin ako makapanood ng live. Ayan. Pawiin niyo na si Andy para makita ang hinahanap niya. Hindi ko alam kung nagtatrabaho to sa Amerika. Ay, di ba? So on that part, sabi nga natin, yan yung patuloy nilang ginamit na sabi nga natin eh, ammo, no? The standard ammo that they use against the family of the Marcoses na talagang niyurak nila ng niyurak yung pagkatao ng pamilya Marcos, no? Especially na matandang si Ferdinand E. Marcos Jr. For this kind of situation na talagang sa pamumunong no, ni Cory Aquino. Na until now, sabi nga natin, is patuloy nilang ginagamit at dahil nga sa ginawa din ni Cory na pagpapalaya ng niyang mga grupo ng CPP, NPA, di ba? Yung insurhensyang nangyayari ay patuloy, tuloy-tuloy sa napakahaba ng panahon. Na kung tutuusin, sabi nga, kung hindi niya ginawa yun, edi sana napagtibay. Pero lahat ng mga kalokohang pinagagawa ng pamamahala ni Cory, nakala ng iba ay napakagandang panahon na sa mga naliligaw ng landas, lalo sa mga kabataan, sabi nga, dig deeper. No? Hindi yung pag may nakita kayong ganyan because you are anti, hindi na kayong magre-research. Diba? Hindi naman kami nandito or nagbablog to be the so-called na apologist na tinatawag ninyo sa amin. We are not. Now, sabi nga natin, doon lang tayo sa katotohanan. Diba? Kaya nga pinaglilinaw natin yung isang bagay na pinagtatanto natin, especially regarding at sa ibinibintang na painting. Doon nag-umpisa sa painting, di ba? Then suddenly, wala siyang kaso. Then suddenly, may kasong isinampay yung asawa niya and kaya nga siya pinapahanap, hindi mahanap. Di ba? Ayan, painting. Ayan po yung difference ng painting. Ito po nasa ibabaw yung original. Ito po yung nandoon sa bahay ni Madam Imelda Marcos. Para sigurado po sa bahay ni Madam, ayan po si Madam, nasa baba. Itong batang ito si Sandro. Ayan. Ayan po yung nakitang nakasabit, no?
na kahit sigurado ba tayo yan yung nakasabi? Mayan po yung litrato sa baba, eh, o si Madam Imelda Marcos yan. Abay, lintik na yan. Eh, pagka hindi pa naman yung tumugma, eh, babalikan ulit natin itong pinakita natin kaninang nire-report ng ano, ng CNN. O yan ha. Ayan ha. Eh, the same picture. Ayan, ang dumalaw. XPCGG. Ayan. Okay. Silipin natin ulit ha. Para malaki. Sabi, lakihan na natin para masaya. Ayan po oh. Ayan. Ayan po yung painting na nasa likod nila. Si Sandro, si BBM at si Madam Imelda. Ayan. Ayan po yung painting na nandoon sa ibabaw. Kung titingnan natin, babasihan natin itong sinasabing painting. Ayan po yung painting. Puti po yung nasa baba. Puti. Puti na daanan ng tide. Ayan po. Okay? At ito naman po yung nandito. Ayan, puti. Ayan. Yung hotdog na nakakalat na hotdog yan eh, na inihaw. May party yata dyan yung ano, nung oras na. Kaya sabi niya, ayan, accurate yan. May kumakaway sa lady. Baka sinasabi na nagtatanggol tayo. This is a closer picture. Ayan po, puti po, puti, puti. No? Ayan po yung original nasa ibabaw. Ayan, sabi nga, ayan ha. Ubod ng linaw ang sitwasyon na pinapakita. Na siya, sa bibig niya nagmula, nakatulad nung sa Madonna and Child na sinasabi ni Andy Bautista na may mga reproduction. Diba? A reproduction can happen kasi meron niya mga, sa encyclopedia, makikita niya mga original picture na yan. Eh. Kung bakit siya ganun kamahal, diba? Eh, dala na rin siguro ng panahon na matatawag, no? Kaya sabi nga natin ganun, Andy, kaya nga sabi nga ni Sas no, sa kanyang, ano, sa kanyang page, you have a bad eye in arts. Di ba? Esther Gutierrez, mega shout out. Pepito Abaracoso, Gloria Abarintos Datu, Norton Swords One. Uwi, uwi, Andy, uwi. uwi, Andy, uwi! Di ba? Harapin, anong mga personal, hindi mo malaman kung paano may tatago yung billionaires. Kasi yun ang tanong dun eh. All of a sudden, nagkaroon ng billionaires. Hindi basta billion. Billionaires. Di ba? Billionaires. Di ba? So, hanap ka ng hanap of the so-called ill-gotten wealth. Pero ikaw yata yung may nararapat na ipaliwanag sa gobyerno nang dahil doon sa akusasyon na nangyari noong 2016 that all of a sudden is meron ka biglang-biglang naging bilyones sa iyong account na ibinuko ng asawa mo na bigla mong iniwan, lumipad ka kung saan at panay lang ang iyong pagpapasarap sa buhay. Diba? Oh. Why stupid? Takas, ayaw niya balik para dito kasabihin ako, mo kung totoo. Eh, mas maganda yung ZM pag siya mismo yung nag-check to para sabihin na ano, na to confirm na peke ba yun. Ang tanong doon, eh, isa ba siyang painting, ano, ang tawag natin dito sa mga nag-ano niyan. May tawag dyan sa yung mga magagaling sa ganyan sa, ano, sa mga arts, di ba? To confirm if it is a replica or the original, di ba? Yung nakita ni Andres sa likod ni Madam Imelda at BBM, totoo, tas yung daladala ni Andres sa Amerika, fake, kaya umuusok ang ulo ni Andres. Oo nga, baka nasa kanya yung original, nang gigil siya, lintik na yan. Totoo ba itong daladala ko? Yun yata yung original eh, kasi nga, di ba? Eh, pag inilabas niya kasi yun, eh, lagayin natin, Let's have that conspiracy theory, Hebron Kuta, di ba? Pag inilabas niya yun, sigurado longko siyang wala sa oras. At nasa kamay mo to, eh, hahanapan ng mga dokumento yan, yeah, di ba? Oh, yun ang takot, yun ang ano dun eh. Yeah, it's just a conspiracy theory, sabi nga natin. Natawa ko. Joey Real Meadby, mega shout out. Melvin Warren at Gilbert Fernandez. Takot umuwi sa Pinas si Andy kasi manghima siya ng rehas. Ayun nga, hindi kasi nga, di ba may pinapahabol yung misis niya. Nanabok kong isang bagay noong 2016 na bigla, yung bilyones kasi kailangan mo rin paliwanag. Sabi mo, good governance, di ba? O, commission kayo para... Ay, isasagot niya, hindi naman kami kasama para sitahin ng PCGG kasi nakadesign niyang EO1 para lang sa Marcos. Oo nga naman, may kakatwiran siya doon sa bagay na yon.
Pero iba na kasi yung pamahalaan, di ba, itong hinawakan ni Greco Belgica, di ba? Nagbago na ba pangalan ng PCGG, as I remember, di ba? Mm. Na pinamunuan nitong si ano, naging chairperson, naging chairman niya, di ba, si Greco Belgica. Oh. Nagtuturo ng magnanakaw, ta siya pala ang magnanakaw, dapat ipa-deport kung saan bansa na siya. Andiyan lang yan, pakalat-kalat, hindi nga maintindihan, Gilbert, ba't hindi mahuli-huli, di ba? Oh. Anong meron dyan sa painting? Eh, Pikachu yan, Melvin. Pero sabi nung ano, natawa ako, magkaiba yung version ng dalawang balita. Eh. Pakinggan nga natin, natuwa ako sa balita. Eh. Ulitin nga natin. Sinabi niya na naniniwala siya na maaaring ang painting na ito ang matagal nang hinahanap ng PCGG, bagamat kailangan pang mapatunayang orihinal ito. Ako mismo, nakita ko yung painting na yan eh. Kasi nung binisita namin si dating unang ginang Mel... Chairman and Presidential Commission. Ayan, labas ulit natin para masaya. Pakinggan natin sinasabing presyo. Ayan, credit ulit sa ano, sa CNNPH. Ayan. Para masaya. On Good Government o PCGG, sa napipintong pagbabalik kapangyarihan ng Pamilya Marcos, posible raw kasing hindi na mabawi ang mga umani bilyon-bilyong pisong nakaw na yaman nila. May ulat si Stanley Gahete. Sinagot ni dating Presidential Commission on Good Government Chairperson Andres Bautista ang hamon ni Attorney Vic Rodriguez ng Marcos Camp na bumalik dapat siya sa Pilipinas at harapin ang mga isyu tungkol sa 2016 elections. Ito ay matapos makita sa mga larawan na kuha sa bahay ni dating First Lady Imelda Marcos ang nawawalang painting ng tanyag na Spanish painter na si Pablo Picasso. Ang Reclining Woman No. 6 ay isa sa mga painting na pinababawi mula sa pamilya Marcos. Nagkakahalaga umano ito ng halos 8 bilyong piso. Ayan, nasabi na CNN, nagkakahalaga ito ng halos 8 bilyong piso. Ayan ha, CNN may sabi niyan, di ako ha. Ano naman sabi naman ng kwento naman ng balita? Balita, labas. Ayan. Asa na ba yun? Ta. Ako, hindi ko maintindihan magkano talaga eh. Bumaba presyo sa balita. Ito naman sabi naman ng balita, di ba? Ay, nako. Nauna nang inihayag ni Bautista na tinatay ang aabot ng 8 milyon ang nasabing painting kapag ibinenta. Okay, ba kayo ng tinatanong? Si Andy ba tinanong nyo, balita at CNN, magkano ba talaga presyo? Eh pagka-replica yan, baka maging landing yan, eh 8,000 petot, di ba? O, yung mga magagaling nating mga pintor na gumagawa ng mga replica, di ba? O, baka doon lumanding, 8,000 petot lang alaga niyan. O, gano'n lang mangyayari dyan. Sabi nga natin gano'n is, tama naman yung hamon ni ano eh, ni Attorney Vic eh, di ba? Muwi ka, ikaw mag-check. Lahat ibulatlat mo nang matapos na tong kaso ng pagbibintang na to na sinasabi niya, napakahabang panahon sa dami ng kaso na naipanalo na ng pamilya Marcoses. Ganun pa rin yung sinasabi ninyo, nakaw na yaman, nang wala kayong napatunayan. Diba? Layo nun, no? 8 billion, tas naging 8 million, naman may commission agad. Sipin mo yun, 8 billion petot, naging 8 million petot. Oh, Infinity 17 mega shoutout, Sam Abo. O, dinahanap ni Andy ang painting, siya rin ang hinahanap. Sabi ni Leia, oo, Dadrick, kinahanap ni Andy ang painting, siya rin hinahanap din. Pagka umuwi, pagka nahuli yan Leia, magkikita silang dalawa ng painting. Pero natuwa ako doon sa ano eh, doon kaya nire-recall ko yung amount eh. Na ayon to sa report ng CNN, sabi ni Andy, 8 billion. Sabi naman daw ni Andy, sabi ng balita, 8 million. Sinya, pagka naging ano na yan eh, magkano ba ang replica? Siguro kung magaling o medyo may pangalan yung artist na gumagawa, pinaka ano na yan, mga sa 80 mil. So wala nang value. Hindi naman matitigil ano eh, Gloria eh. Diba? Sabi nga natin na yung propaganda is non-stop. Eh, sabi ko nga ganun. Ngayon pa ba tayo mag-iinit sa mga propagandang sinasabi nila regarding sa sinasabi na yun na lang title, no? Katulad na nabanggit natin isang araw, yung paggamit ng the son of dictator, di ba? The dictator, di ba?
Don Papa, ngayon pa ba for how many decades that's being used and addressed na the Marcoses nga din na nga nila pinagpapapansin. Right? So sabi nga, chill lang tayo. We won, di ba? Sabi nga natin, we won. So ano pa ba yung dapat nating intindihin? Right? Sabi ni Pipito, mabait pa rin si PRRD kasi hindi pa napagsigyan pauwiin sa Pinas. Eh yun nga, oh, makuha hindi nagpursige, Pipito, yung mga pinutusang maghanap eh. Baka pag nakikita doon eh, napupukulan ng bonus. Peace. Tatanong lang, pakalat-kalat, nai-interview pa nga, pero hindi niya nahuhuli eh. Diba? Matatapos sa termino ni PRRD, hindi niya pa nahuli. Diba? Oh. Ilang difference nun eh. Oh. Sabi ni, sino may nagsabi? Si Mr. Bin magaling sa painting, buser. Ngayon, si Lenny sa Amerika, sigurado makita nila. Baka magkita sila. Sabi ni Belinda Quemado, si Angel Locsin po, susuporta na daw siya, susuporta na daw siya na PBBM at BP Sara para sa bayan. Eh, sabi nga natin ganun eh, bahala sila, di ba? If they it's their right, no? Not to on or to support, di ba? At the end of the day, sabi nga nasa isang bangka tayo, before you judge a person or a book, sabi nga, is basa-basahin mo muna. Sometimes ang pangit ng cover niyan, pero pag binulat-lat mo yung nilalaman niyan, ang lalim pala, di ba? Yung parang talagang exciting na hindi mo sa BBT1 panoorin. Meron ang ganda-ganda ng packaging. Pag bulat-lat mo, basura. Mahilig talaga sa painting si Andres. Mukhang mahilig nga. Susan, ang problema, he has a bad eye for that. Kasi hindi niya ma-define if it is the original or alam niyang hindi original but gagawa siya ng istorya just to open up a topic to people na para sabihin na ayan yung mga magnanakaw, ayan yung mga ano, ibinoto ninyo, mga hayop kayong 31 million. Parang ganun yung sinasampal sa atin na sabi natin indirect pero isinasampal sa atin yung pagkakaboto natin kay PBBM at kay BP Sara, di ba? Na sinasabi, kato nga sinisigaw nitong mga batang tiwali na wala nang sinabi kundi tawag natin dito is pababagsakin daw nila yung gobyerno, di ba? No. Sabi ni John Cantor, yung nagbibintang na magnanakaw Marcos sila nagsampa ng malaman na tama sila. Personal file na lang ng kaso. Example, Andy versus Imelda. Ganun, tingnan ko mapatunayan nila. Eh nga dyan eh, sila, yung PCGG na naman na nag-file ng kaso, di ba? Yung trial of the century, yung kay Imelda sa New York, sa PCGG galing yun eh. Sila lang naman kasi yung naging tagahabol nun eh. Oh, anong napatunayan, di ba? Oh, basurang bintang, ang daladala nilang ebidensya, basura, di ba? Newspaper clips. Oh. Kung ako kay Imelda, kung umuwi din sa Pinas si Andy at magkita, ipalulunok ko sa kanya yung painting. Ang hirap lunokin niya. Tigas ng frame. Tapos ng kampanya, naninira pa rin sila paulit-ulit na kakasawa. Walang humpay yan, Belinda. Walang humpay to. Katulad ng kay PRRD, matatapos na si PRRD sa kanyang termino. Kailan niya nakita na tahimik ang paninira nila kay PRRD? Continuous yan, non-stop yan, hindi nila titigilan yan. 'Di ba? Kaya nga sabi nga natin eh, yung pagtawag ng unification is so hard do sa mga tao na sabi nga natin, 'di ba? Tapos mayroon pang sinasabi itong si Aling Lenny na magtatatag daw siya ng tawag pa nga ng iba is new government organization eh, 'di ba? Oh. Yung NGO daw na angat buhay na non-government organization dapat, 'di ba? Eh sabi ng iba, ano yan? New government organization. Kasi meron daw parang may sarili silang ano. Ang sa ating nabasa, or chismis, or chika, or marites, na kumbaga sa ano eh, ang tawag natin dito, meron silang sariling gabinete, no? Para bang ganun yung tema. Kaya nga binansagan na ano yan, new government organization. Di ba? Sarili lang gobyerno. Kaya tuloy-tuloy yung pamamalikaya nitong mga supporters regarding dun sa takbo na talagang para bang sila-sila lang, no?
Eh, may kumpanya ka, ang i-hire mo, Makaleni lang, di ba? May negosyo, doon lang sila bibili. Ang pagbebentahan, Makaleni lang. Para bang ganun yung tema? Abay, para talaga silang humihiwalay sa mundong kinagalawan. And tanong noon, is the 15 million, is if it is in the entire Philippines, at kung halimbawa, doon sa barangay nyo, ikaw lang yung Makaleni, tap, hindi ka nakakain. Kasi hindi ka bibili. Kasi Makaleni ka. Di ba? Funny how it sounds, and funny how it seems, they are just trying na talagang i-eliminate yung sarili. We are not eliminating them. Di ba sabi nga natin, tapos na yung hala, tapos na yung kampanya, tapos na yung halalan. Go back to normal. Di ba? Ano ulit tayo? Di ba? O meron pa nga ako isang nabasang natawa ako na ano eh, ewan ko lang, mga kalokohan, mga text message na nasabi nung isa eh, asan nga ba yun? Na-share ko ba? Na-send ko ba? Or na-save ko ba? Lintik na yan. Pagka ganyan kakukausap mo eh, talaga mababatukan mo eh. May mga unfriend pang nalalaman eh. Teka nga, makita nga dito. Mabasa. Asan ka na ba? Ayan. Natuwa ako dito eh, 'di ba? Pagka ganito, magyayabang kayo. Let us pretend that this thing is true, 'di ba? Magyayabang kayo. Aasta kayo na tipo bang para bang ang tawag natin dito na you can live a life of your own, 'di ba? Dahil galit na galit ka. Diba? Kasi iba yung kanyang naratiba, iba yung kanyang perspektiba, diba? Sir, tama kayo. Sana mabasa na itong story ni Apo Ferdinand Marcos versus Benigno Aquino has case treason. Yan alam na mga tatay ko, tito ko at lolo ko. That is true dyan. Hindi naman nawawala yung istorya na yan eh. Na kaya naman ikinulong yan dahil may kinasuhan siya ng treason. Ayaw lang tingnan kasi nga binago nila yung tema nga ng istorya, no, yung mga librong pinababasa sa mga bata. At yung tema nga nitong ano, yung pagbe-brainwash, no, na ginamit nila. Tapos at the end of it, that brainwashing system turns to be in the part na parang nahuhugot lang sila nitong mga militanteng grupo, di ba? Ano yun, Dad Rick? May sarili silang bansa, ay huwag sila sa Pilipinas, doon sila sa Mar. Oo nga, nabasa ko yan, ano, Connie, tinitira ng Crappler si Buangson, di ba? Eh, sabi nga, di ba, si Crappler, wala ka naman magagawa, isa pa yan, eh, dapat tinatapo niya sa araw. parang South Korea at North Korea, may kanya-kanyang territory. Hindi, parang, sasabi ko nga, di ba, Zyle, kung ayaw nila talagang to heal. Ano daw eh, healing process na daw. Pero sumeseparate sila. So where's the healing in that, di ba? O sabi ko nga, if we can give an island to them, no? Bahala sila doon. Walang development, wala sila magre-request sa gobyerno. Doon sila, bitbitin nila yung pamilya nila, di ba? Build, ano, pag-umpisa sila, back to zero, di ba? At least meron silang presidente, si Lenny, di ba? Gawa sila sa... Tapos, automatic barred sila sa atin pag pupunta sila sa atin, sa Pilipinas, kasi ano yun eh, Lenny country, di ba? Eh di, may kailangan nila ng visa. Eh, Pilipino rin. No! Nag-concede na ba? Hindi, Melvin, hindi. Kaya nga tapos may panawa, lagi nga may pahapyaw, kaya nga yung mga rally-rally, walang humpay. Di ba? Ewan ko lang, Pidoy. talaga. Sila lang naman nag-eliminate sa atin kasi ang feeling nila, sila lang matuwid at mataas ang tingin sa sarili, sabi ni Norse. Ayan. Tawagin mo ako, Master Mega Shout Out. Ayan. Pero sa totoo lang, lalong lumalabas rin na kulay nila na makakaliwa, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo at mahilig manggulo sa bansa, igit sa lahat, sinungaling, di ba? So sabi nga, katulad nga nitong na text message, tatawa ko ng tawa, ito, kayo na magbasa. Ayan, kung nagtataka ka, bakit ini-unfriend kita last month pa? Ayoko kasi mga post mo, magkaiba tayo ng opinion, naiinis ako. Ayan, yung nagsasabi na naiinis siya, ano yan, pinkish, no? Eh, sabagot ngayon yung ano, in-unfriend niya. Hi! Mukhang totoong usapan eh, kasi dinilit pa yung pangalan. Actually, di naman ako nagtataka, di ko nga napansin. If you didn't message me today, I wouldn't know. Pero hey, if dyan ka comfortable,
Comfortable, okay lang. I don't mind. We can agree to disagree on our views and I respect your decision. Keep safe. Sabi nung ano. Pero dito ako natawa. Nagyayabang eh. Kaya, hindi naman pala kaya. Okay. Pero nag-send ako ng friend request. Sana ako ulit ng konting tulong. Manghiram sana ako kahit okay lang. Balik ko din at the end of May. Pa-unfriend. Diba? Kasi magkaiba ng opinion sa politika. Lintian kayo. Sabi nga, bago kayo magyabang, bago kayo magtiling na mga entitled privilege or whatsoever na self-righteous kayo, siguraduhin ninyo na yung inaaway ninyo ay hindi yung mga taong dumutulong sa inyo sa gitna ng inyong pangangailangan. Diba? Pa-unfriend, tapos biglang-bigla, pare nag-friend si Gus pa utang. Hindi, anti-bias eh. Ayan, naiinis ako sa mga post mo. Un-friend kita. Minsan, di ba, pag may nag-un-friend sa atin sa Facebook, hindi naman natin alam na nag-un-friend sila eh. Maliban na lang, bigla mong naalala, minsan nahanapin mo, tapos wala na, di ba, doon sa friends list mo. Minsan kasi may mga ganun. Sige, ano nga pala, matanong nga yung ganun eh. Di ba, doon siya nagtatrabaho, para bang ganun. Ang kapal lang mukha, biglang-bigla, sinabi sa akin, okay lang. Ayan, magkaiba tayong opinion, naiinis ako, di ba? Ayan, pero okay, pero nag-send ako ng friend request. Sana ako ulit ng konting tulong. Friend na ulit tayo, di ba? Paano? Pautang. musit, di ba? Ayan, yan sinasabi natin na before you do such thing, sabi ngang ganun, no, it's just politics, di ba? Just try to respect others' opinions. And that's it. And after that, sabi nga natin, para lang tayo nanonood ng basketball. Di ba? Nagiinuman yung magkakatropa, nagbubuskahan habang nagiinuman. Oh, hinebra siya, meral ko to, nagiinuman. Oh, as buskahan. Di ba? Pagkatapos, mag-aaway ba yung magkumpare? Mag-aaway ba yung magkatropa? Di ba? Wala, it's just a game. Oh, Brad, puta, panalo kayo, balato. Di ba? May postahan pa yun. Oh, dagdagan yung beard. Ah. May ganun-ganun pa yan. Di ba? Magpapatayang kayo because of that. Hihiwalay kayo ng mundo dahil natalo yung team mo. Parang yan nangyari sa ano ba nakalaban na UP tsaka Ateneo, di ba? Oh, magkaganon ba yung magiging takbo? Di ba? Kasi doon mo ibaba. Hindi, iba to eh. Politika to eh. Yes, it's politics, but at the end of the day, it's our choices for us to respect. Ilang naman yung masasabi natin sa bagay na yun? Meron bang iba? Diba? Meron bang bagay na dapat palalain? Right? Oh. Banji Abrenilla, sila na nga ang magnanakaw sa alot, yung Andy Bautista na yun. Parang yung kilala ko lang, Daddy Rick. Inaway pa ako sa post ko. Di niya ako nakilala kasi nang iba ako ng name. Unfriend niya ako. Tapos, nung need niya pambay sa kuryente, inanap niya ako. Ang saya-saya. Tapos, mga magyayabang. Alak ng teteng, oo nga naman, oo. Sabi ni Leia, Daddy Rick, kapag galing sila sa Mars, hindi lang ang bisang kailangan ng vaccination, baka may rabies sila. Eh, ano na pag-iisip ko, uy, tama na yan. Master, din na uso yan, panahon na ng nanay ko yan. Bati-bati na ulit, no more red, green, pink, yellow, blue, and other colors. Kulay Pilipinas para sa Pilipino, and vice versa, mabuhay, sabi ni John Paul Ramos. Ayan. Lenny Country ba may gravity? Baka naglulutangan lahat sila. I also felt that kind of conversation. Pare pa utang siya ka na, Lenny, kasi kami ng misis ko. ang hirap kasi sa kanila, no? Unfortunately, they act na, ano ha, sa totoo lang ha, na para bang sabi nga natin eh, entitled, privilege, everything na sa mga party na yan. Ang laki ng division ginawa nila because of that. Sabi nga, tapos na. But you are continuing na para bang hihiwalay kami, di ba? Yung mga pinagpapapaskil, yung kanilang mga paninising, kanilang mga paninira, itong walang humpay na pagrarally nitong mga bata na para bang baliwala sa kanila kahit yung mga bata o yung mga kabataan ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ang importante, kampihan sila.
Yun ang ano eh, yun ang ating nagiging concern eh, di ba? Katulad na nga lang nitong batang ito, ewan ko kung anong trip nitong pinagyayabang sa buhay niya. Oh, na parang akala mo eh, eto nakita ko lang ha, pero sabi ko nga, I am not sure, eto is, if it is a legit code card, no? Pero sabi ko nga, kung hindi man legit itong code card nitong tao na to, o nung batang ito, and looking at the attitude of those children na nagra-rally-rally because of this partisan or separation na ginagawa nila, 'di ba? Ito sabi, 'di ba? PI, ibagsak nyo kami, ibabagsak namin gobyerno. Magbagsakan tayo dito. Abay, eh ayos, eh di wow. Vince, sabi niya, dahil ayaw pumasok, gusto niya pabagsakin ang gobyerno. Nakakakati ng banks, no? Right? Ibinagsak daw siya, ibagsak daw sila, ibabagsak daw nila gobyerno. So, eto, kung eto ang naratiba ng mga batang nagsasabing mag-walk out sila, just like what happens with UP na nag-call ng pag-walk out, ibig sabihin, kailangan silang pumasa. Kung 6 na taon silang hindi mag-aaral under the Marcos governance, sabi nilang ganun, di ba? So, ibig sabihin, 6 na taon silang hindi mag-aaral, pero dapat makakuha sila ng diploma. At gusto pa yata nila lahat sila summa cum laude. Hindi ko makita yung logika. Right? Isipin mo yun, magwo-walk out kayo. Nang dahil sa paniniwala nyo, doon sa sinasabi nyong botohan na hindi ka panipaniwala. Tapos yung nagre-recruit sa inyo, uupo sa kongreso, di dapat, wag din silang uupo kung kino-question nila yung credibility nung election. Bagsakan nga, Glock 9, bagsakan na. Yeah? Natatawa lang ako eh. Yung logika kasi, sabi ko nga ganun, no? I am not sure if this picture of this person is true. That yung ano ha, wala akong pakialam doon sa mukha, no? Eh, kasama dyan sa quote card na ating nadumaan sa ating feed eh. Yung word, no? So that's what they're claiming, na hindi sila pwedeng ma-expel, hindi sila pwedeng ibagsak. Yun ang mga sinasabi ng mga nagra-rally, diba? Because of this separation, because of this division, because of this partisan that's happening, hindi ka mag-aaral, magra-rally ka, pagbabantaan mo ang gobyerno na ibabagsak ninyo, pag binagsak kayo sa eskwelahan, aba kami, lulintik kami, no? Isang assignment lang ang hindi namin magawa, nababato kami ng eraser, diba? Nahampas kami ng patpat, diba? At kung tatamad-tamad at tatanga-tanga kami, pabagsak-bagsak kami doon sa amin at sa aming mga exam, at lalo-lalo na kung pala absent kami, sigurado repeater ang tawag doon. Napalo na kami ng teacher, napalo pa kami ni nanay. Kaya nga tayo nun, di ba? Ano, athlete tayo, athlete, di ba? Habulan blues yun, di ba? Walis ting-ting, walis tambo, pat-pat, yantok. Di ba? Magbagsakan tayo dito. Di ba? Teka, tapatan kita ng ano? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Wala na kasi si Francis M. Eh. Wala na si Francis M. Eh, para kasama sa bagsakan. Di ba kasama si Francis M? O hindi na jajaming sa bagsakan yun. Automatic. Eh, sisigaw yun. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Di ba? O. Ngayon, magyayabang ng ganun. This is what's happening with the students right now. They are the one demanding things regarding of what they want to happen. And they will show off something that graduate ako, may diploma ako, I finish this. And pag tinanong mo, mga tanga. Diba? How di karabaw batutin. Diba? Oh, ang hirap nung ano, nung mga ganong yabang. Diba? Nasabi nga, ang lala nitong ginawa nila sa utak ng mga kabataan. Nakakaburyon, nakakainis, nakakagigil. Nang patuloy na sinasabi nila magnanakaw, 'di ba?
parang sila lahat malinis magmula nung panahon ni Cory when we are recalling all the stories regarding their family from the old times, right? Oh, paano yung mga ganong kwento? Sasabihin nyo, fake news. Right? Ay nako, Dadrick, dalhin na rin yan kay Lenlen doon sa Mars para wala na tayo. Bojako. Ang yabang mo, boy, hindi ikaw may ari ng Pilipinas. Tumigil kayo, mag-armas kayo, sigurado kulong ka. Sira ulong batang yan, pitikin mo nga betlong niya. Kung pwede lang, sabi nga ni Antay Bayas, eh, dos por dos, nakatikim kayo. Yan ang mga taong di marunong manaw ng utang na sa gobyerno, nagpapaaral sa kanila sa pagbibigay ng scholarships sa kanila. Di ba? Oh. Sabi nga natin, eh, Infinity 17, di ba? Unfortunately, this is what's happening with these students na ganito ang ginagawa. Nakakalungkot tignan. Di ba? Okay na, sabi ko nga, di ba? Lenny, okay lang, you don't call it off. No. Sabi mag-concede, fine. Sabi nga, si Bongbong Marcos hindi nag-concede, eh. But Bongbong Marcos never mentioned such word para mag-alsa ang mga tao na nakasuporta sa kanya way back in 2016. Walang nangyaring ganun. No, dumaan siya sa due process. Oo, ilang beses ginastusan. Kwento pa. Ang pagkakaintindi pa nga namin, sila nagbayad pero yung dokumento na yung hard copy na una pang naibigay sa inyo ng COMELEC kaysa silang nagbayad, eh. 'Di ba? So, dabi nga, kung meron kayong tanong, daanin niyo sa due process, 'di ba? Isang panin niyo, magpa-recount kayo. Bayaran ninyo yung mga babayaran. So, mas marami-rami kayong pabibilang. Kasi, sabi nga, 16 million difference yan. Aba, hindi yan basta-basta. Hindi yan biro. Diba? 16 million plus. Diba? Hindi yan yung katulad ng parabang 200,000 mahigit lang. Yeah, diba? Para sasabihin niyo, walang kredibilidad. Sabi pa nila na parabang ambilis daw ng ano. Actually, nakatutok tayo. Diba? 7 o'clock na tapos, nakakita tayo ng mga ano na, mga 9 o'clock na, eh. Diba? Yung unang-unang PID na mapumasok na. Yung mabilis, dayaan daw. Yung mabagal, dayaan daw kasi may ginagawa pa. Pero yung nang may binuksan, ginamit yung password ng COMELEC nung taga Smart Magic, wala daw dayaan doon, legal daw yun. Wala sila mapaliwanag. Diba? Nakakasakit ng ulo. Adnilem Akur, ano ba yan? Hindi ko mabubuksan dito yan kasi wala akong nakabukas na Facebook live dito. Ano ba yung sineshare mo, ano? Belinda? Wala akong nakabukas na Facebook live dito para makita ko yan doon sa Pamulina Win. Yan, naguluhan ako sa, hinahanag ko sa gumubuksan, eh. Ayan. Kung ganyan lang mga kabataan ngayon, tanggalin na ang pension. Hindi, yun nga pala isang magandang tanong, eh, di ba? Next time, pag itatakil natin yan, is, ano ba ang dapat? Kasi last year, 2020 ba, yung nabasa ko na ano, etong NPC, no? NPC nga ba? Yung tungkol dyan sa pinapakansila yung ano, yung sa scholarship, di ba? NYC, no Youth Council, something na gano'n, di ba? Oh. Ano nga ba ang dapat gawin ng paparating na gobyerno ng Bongbong, ng Marcos Duterte administration tukol dito sa ginagawa na to? Kasi sayang to, eh. Ang daming gustong mag-aral. Ang daming mga nararapat mag-aral. Eh kung puro ganyan lang naman ang gagawin nila, dadaanin sa ganyan. Para saan pa? Tapos sasabihin, walk out. Teka lang, anong katuturan? Anong katuturan nung ganun tema? 'Di ba? Oh. Na kailangan pa silang gastusan, nag-aaksaya, 'di ba? Oh. Tapos ganun lang. Kayo, sa tingin niyo, anong bang dapat gawin dito sa mga nangyayari na 'to? 'Di ba? Kasi ang mga promotor niyan, etong si Andy Bautista, si Cory Aquino,
Yan ang PCGG. Diba? Yan, dyan nag-umpisa lahat yung magnanakaw. Yan, yan ang pinaka-root cause ng history na yan eh. Diba? And then, yung kampi-kampi na yan regarding nga dyan sa mga makakaliwang grupo na yan na nagkaroon sila ng pagkakataon maupo dyan sa Kongreso. Minsan sila pa'y siga-siga dyan sa Kongreso. Nasabi nga natin dapat pagka-party list lang. Medyo may division doon sa talagang may constituents tapos sinasabi may nire-representa rin lang. Diba? Pag mabagal ang bilangan ng votes, may daya. Pag mabilis, may daya pa din. Saan ka lulugar? Mas mabilis pa nga daw tayo, Infinity 17 sa ano eh. Sa halalan sa Amerika. So bawal tayong mag-improve. Hindi tayo pwede mag-improve. Diba? Benny, mega shout out. Bawal pala mag-improve. Tanggalin ng batay sa scholarship, sobrang tapang. Dapat bawasan, PI nagsasayang lang ng perang gobyerno sa taong yan. Marami sila, Ronilo Garcia. Diba? Marami sila. Isang bagay na sabi nga natin eh, dapat talagang matutukan, lalo na ito. No? Kaya nga may sinagot nga si Inday regarding dyan sa, hindi naman ang priority regarding the sa martial law revisionism na sinasabi. It's all about the education crisis. No? Ganun kagad ang inaano nila eh, na kaya si Inday ang nilagay daw sa DepEd dahil dyan sa revisionism. Diba? Ang bibilis ng kanilang mga ano eh, no? Ang bibilis ng kanilang mga isip. Diba? Oh, sa paggawa ng kwento. Ang mga chismosa talaga, ano yun, fast track. Eh bakit yung chismis, hindi nila naiisip na ganun din kabilis, Infinity 17, di ba? Oh, tamay paggawa ng kasinungalingan, di ba? Sabi nga yung katotohanan, nagtatali pa lang ng sintas ng sapatos sa bahay, ang kasinungalingan kumalat na sa buong mundo. Right? So that's the logic of it eh. Estrella Castillo, mega shout out. Kung walang kaso, bakit nagtatago sa Amerika? Kini-clear out niya para yung kanyang accounts. Diba? Ay, disiplina pero ayaw nila baka daw maabuso sila. Eh, sabi nga, wala talagang pupuntahan eh, diba? Sabi po ni Lenny na ticket na ginamit nila sa pag-alis punta New York ay economy. Sinungaling po talaga yung babae. Nagsamata sabi niya at nakasalubong niya K-pop. Di yun sasakay sa economy lang. Diba? Leo Monteagudo, discipline these kids. They have too much freedoms. Ay, sabi nga, kailangan talaga eh. Ako yung ganyan, automatic. And a kudos kay Isko Moreno ha, na nagbigay siya ng ano ng reminders diyan sa Universidad de Manila at saka ano pa to isang university sa Manila na inaano ng city government, Universidad de Manila tsaka pamantasang sa PLM, no? Kasi nga 'di ba yung nakikita natin video na nakaraan sa PLM daw sila yung pagsama-sama sa ganyan. Sabi nga dapat yung mga LGU makipagtulungan. Lahat dapat 'yan, lahat ng mga ano mga state you. Dapat may ganung premise, dapat meron naman talaga ganung premise eh, binabaliw kasi sila siga eh, 'di ba? Hindi, ang binanggit lang ano ni Isko ano eh, PLM eh, pamantasan tsaka ano eh, Universidad de Manila eh, UDM Jun eh. Hindi ko nabasa yung PUP. Sabi ko pati hindi kasama ang PUP. Mahirap gibayin yung PUP. PLM ang binanggit niya tsaka UDM eh. Hmm. Di ba? Kasama ba sa binanggit ni ano yung PUP? Oh, dapat talaga yung sabi nga panindigan dapat 'yan. Automatic 'yan. Tanggalan agad bigla ng ano. Once you go on do sa mga rally, 'di ba? Walang ano, walang second chance. Automatic 'yan. 'Di ba? Pag nag-walk out ka at nag-rally ka, 'di ba? Paaral ka ng gobyerno, you're out. Walang second chance. Oh. Ganun lang kasimple 'yon. Diba? Wala na yung ano, wala na yung sabi nga ganun eh, kaawa naman, may pagkaka human rights violation. Kaya nga sabi nga natin, 'di ba? Maraming batas ang mga dapat ayusin. May mga batas na dapat buuin para masuheto yung mga kabataan na yan. Dahil sa mga malabnaw, walang kwentang mga batas sa pinagagawa nitong mga liberal, 'di ba? Ito nga ang huli, 'di ba, yung itinapo yung ibinasura nga ni PRRD itong anti-palo ni Hontivirus, 'di ba? Oh.
Oh, local kasi may hawak ng PLM tsaka UDM, kaya makokontrol ng ano yan eh, ng LGU eh. Pero yung PUP kasi national may hawak yan eh. Di ba? Kaya kung saan parang hindi niya nabanggit yung PUP. Sa national kasi nakadepende yan eh. Oh, parang sa UP yan eh. Oh. Oh, state yun na kasi ang PUP, eh. Di ba? Kaya hindi niya maano eh. Hindi katulad nitong ano, University of Manila tsaka PLM, hawak ng ano ng municipality ng Maynila. Kaya sabi ko nga after all those ating mga kain tayo chicharon ng inggit pa. Sabi nga natin, 'di ba? Tapos na tayo. Ito na 'yung ano, 'di ba? Eh, nangangalkal kayo ng kung ano-ano, kami sasagot lang. Alangan naman 'yung mga vlogger ninyo, banat ng banat. Pagka may bumanat, mali kami, pero sila may karapatan. Tapos na 'yon. Pero nadaanan ko kanina sa RJTV si ano ah, si Ducati. Parang may pahapyaw na siya daw unity, tapos sinaano niya yung mga drop, no? Na, oh, di ba, kakampi nila. Yung ginagawang mga, gabi ni, oh, kakampi nila. Kung di ba naman, ano, may nakalagay doon na baka daw, natawa kasi ako, no? Ito, may sabi, hindi ko maintindihan to si Ducati. Ang sabing ganon, kaya napunta daw kay, ano, kay BP Sara, yung DepEd. Kasi, iba yung gagamitin sa DND. Aba, syempre, alam nga naman kay Sara yung DND, kay Sara pa rin yung DepEd. Mukhang ang ilalagay daw doon, ang napipisil daw ilagay doon, eh si Gibo. Panat naman ito si Ducati. Oo, di ba? Ikakampi nila. Asan na unity? Bago mag-react, Ducati, may one-year ban. May one-year ban bago ma-i-appoint. Kung umatras sila, automatic maya-appoint, pero may one year ban. Tsaka ano naman kung halimbawang si Gibo ang ilagay sa DND, which is naging position niya yan dati at nasubukan na yung galing ni Gibo, 'di ba? At kung halimbawa mang sasabihin na katulad ni Harry Roque regarding dito sa as an advisor or whatever regarding din sa ating geopolitics being an international lawyer. So, what's wrong with that? Diba? Sabi naman eh, siyempre, uunahin mo muna, bago mo ilagay yung iba, uunahin mo yung mapagkakatiwala mo. Kaya nga gumagawa ng gabinete. Ang gusto agad nilang mangyari is isama agad yung iba, unahin yung iba para daw mapatunayan yung unity. May trabaho kang gagawin. Bago mo gawin yun, sabi nga, alimin mo muna kung talagang tutulong sa'yo. Hindi pwedeng basta ilagay na lang. Or parang nagpaparinig na dapat bigyan ng position si Isko. I will not have anything against that. Sabi ko ganun. But sabi ko nga, may one-year ban pa rin. Ganun din yun, Ducati, may one-year ban. Diba? Oh. Yan lang naman na magiging takbo niyan. Ay, kayo naman, masyado niya naman pinag-iintindihan si Andrea Brillantes. Pinasisikat niyo lang ng walang kaano-ano. Wala namang kwenta mga pinagsasasabi. Ewan ko ba kung bakit kayo masyadong apektado. At mayroon pang nagbabanta ng demanda yung kanyang manager o yung kanyang manager, whatever. Di ba, pakialam po niya. Sabi ko nga, daldal siya ng daldal. The way she talks, sasabihin na tapos may peke daw na Twitter, etc., etc. May banta-banta, di ba? Pag walang kwenta, sabi ko nga, irrelevant, basura. Pag basura, ituring yung basura, mga kaibigan. Huwag niyo sana pinagpapapansin. The morning yung sinusubaybayan niya, katulad nga na aking pinapaalala before, nung bagong maghalalan. Kaya nga nila pinagyayabang yung tinatawag na, ano, na Google Trend, di ba? Na yun daw ang pasya na pagkapanalo ni Lenny. Sabi, isipin mo ba, may 31 million na BBM Sara, ang hanap ng hanap sa Google Trend, Lenny Lutang. Lenny tanga. Katangahan ni Lenny. Kaya ganun yung mga pinagse-search, di ba? Kaya aandar yun eh. Kasi ang tawag natin dyan, ano eh, algorithm yan eh. Yun daw yung magiging basihan sa pagkapanalo. Right? Take their scholarships away from these abusive students. Give them to those better deserving smart respective student who wants Philippines to be a better country from Canada. Lou Monte Aguado, mega shout out from Canada. Ayan. So sabi nga natin eh, atin lang naman binabalasit, sinisilip yung mga ganitong bagay. Diba? And talking about school, sabi ko nga, guys,
Si Dadrick ay nandito, no? Ayan, nababasa niyo na sa ating nasa background o plan balik eskwela sa gift kabataan, no? At itong ating piso para sa anghel, para sa mga little warriors, yung mga bata natin na nais matulungan, yung mga may special needs, yung may mga mabibigat na karamdaman. Hindi po sila yung mga special child. Special needs po yung mga may cancer na pinanganak o yung mga need ng mga transplant, etc., etc. Yung mga ganong karamdaman po. Ayan, sana po masamahan ninyo ako dito sa ating pagsusolicit na to. Ito pong ating balik eskwela ay para sa pag-support natin doon sa elementary school, sa high school kung saan nag-aaral yung aking anak bilang vice president po ng General PTA para po makapag-donate po ng mga gamit para po doon sa needs or requirements ng IATF that still naman po the pandemics are still around para po sa face-to-face. Kasi ang pinatawag nga nating offline balik eskwela sa gift kabataan. At kaya lagi po natin tinatapik dito itong mga takbo ng inaano ng NTF-ELCAC as we support upang mailigtas natin yung mga kabataan na mapagbagong kanilang mga kaisipan at manumbalik sa kanilang mag-aral ng mabuti para sa kanilang mga bright future. So, ang ating pong adhikain dito ay para pagsuporta sa mga kabataan, sa mga mag-aaral at sa mga may sakit na mga bata. Sana po masamahan niyo ako. Ako po ay pumakatok sa inyong mga butihing puso. Sabi ko nga, kung totoo nga lang ba'y sasasabihin na yung 31 million na bumoto kay BBM at kay Sara, et piso lang po hihingin ko sa inyong lahat. Ang dami kong eskwelahang matutulungan. Ang dami kong bata ang mapapa-opera. Diba? Kaya nandito po yung ating GCash number sa mga nagnanais pong mag-donate dito sa ating adhikain na to. Ayan po. Andiyan lang po sa baba yung ating GCash number at yung mga nasa ibang bansa naman po na magnanais sa mga maaaring magtanong kung paano, kung wala sila, hindi sila makakapag-connect sa GCash, you can send me message to my Facebook page, Dadrick, The Reality of Life. Ayan, para maibigay ko po yung mga details, hindi ko naman po pwedeng i-disclose dito in public. Like yung ating mga detalye para po kung money transfer ba, remittance or something like that or bank to bank transfer online. Ayan po. So, sabi nga po natin, nandito po yung mga bagay na need natin na maibigay. Kunin lang natin yung ating video. Ayaw bumukas. Ayaw mag-share. Ang sakit sa bangs. Ayan. Ang tigas ng head. Parang itong mga batang ito. Ayan po, general supply po kasi yung ninanais nating ma-share dyan sa school. Kaya sa mga magpapaabot po ng inyong tulong, sabi ko nga, di naman po natin, sabi nga po natin, di ba, piso lang, sana, piso lang. Sa napakaraming piso na yon, di ba, sa 31 million na bumoto kay BBM, sa araw-araw, sabi nga na makakasama ko kayo dito, di ba. Marami tayong maiipon, and as I'm always saying, a small act of kindness is always a treasure for those who are in burden. Sana po masamahan niyo ako dito. Hindi po ako nagsosolicit ha, para po bumili ng bagong Ducating motor. Hindi po ako yun. Hindi rin po ako nagsosolicit para po pambili ng beer at pulutan habang yung ating mga katropa ay naka-live sa inyo. Wala po akong kasama rin. Ayan. Bakante po yung mga silya kung bakit po bakante yan. Yan po yung isang pagpapaalala yung mga batang naliligaw ng landas na nais nating masagip at yung mga batang nais nating maibalik sa eskwelahan through face-to-face, no? Dahil matagal-tagal na rin naman sila naapektuhan nitong pandemya. At sabi ko nga, katulad nga nitong ating mga little warriors,
ukol naman doon sa kanilang mga karamdaman. So, sabi nga, we will see what will happen once we cross that bridge sa tulong po ninyo, sa pagsama ninyo dito sa ating atikain na ito, sabi nga natin ganun. Kapag tutulong-tulungan natin na maibalik ulit ang mga kabataan sa eskwelahan at mapasigla ang mga may karamdaman. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkakataon na ito at sa mga nagpadala na po ng inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iniipon pa po natin dahil unang-una yung color-coded garbage bin, medyo mahal po siya. Kasi yung magandang klase na yung bibili natin, sabi nga parang hindi agad mabasag. Sayang naman kung konting ibot, basag na. Right? At yung mga ibang supplies para sa, nung kausap ko nga yung sa school, sabi kong ganun, magkaroon na isang storage area na nadudoon lahat yung mga donations. At sabi nga, pag may kailangan, parang withdrawal system na lang. At naging okay naman sa kanila yung ating suggestion na yan. At tuloy-tuloy natin gagawin to para sa kinabukasan ng napakaraming bata. We will start, everything starts from scratch, sabi nga natin, di ba? Kaya muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At may nag-Ilocana, Bisinak Launay Kabsat Anti-Bias Fake News, ang hirap basahin. Ayan. At dito naman sa baba, may nagliligawan. Ayan, dahil siya, bahala kayo dyan. Diba? Yung utak ni Andrea, ang alin. Oh, walang kwenta yun, diba? So, ayun lang naman. Sabi ko nga ganun, ha? Pinasadahan lang naman natin tong sinasabi ni Andy. Kasi medyo sabi ko nga, sa sobrang gigil yata siguro, talaga namang nagre-report na raw sa isang Marcos ang PCGG. Hindi pa po. Magre-report pala. Okay? So, bukas na natin pag-usapan pa yung ibang mga tungkol dyan sa mga kabataang naliligaw na landas. At ano ba talaga yung tungkol dyan sa propaganda ni Lenny at Kiko na pinupuna ng mga dating miyembro ng CPP-NPA na nagsibaba at sa nakikita nila of how things happens on that words that being used and how it invites those kids na nakikita niya sa lansangan. Sabi nga, patuloy natin itong tututukan, panawagan sa nakararami upang sabi nga natin is kapag tulong-tulungan natin maibalik sa kanilang mga magulang ang mga kabataan. Pinipilit ko pa rin po yung request na makakonect tayo doon sa mga magulang. Maihalantad natin yung mga litrato kung nanaisin nila upang mapagtulong-tulungan natin just in case ay makatulong tayo kung paano natin sila maililigtas. Okay? Nasa stage of bargaining sila, inirequest na iupo si Lenny. E walang ginawang maganda noong nakaupo bilang BP. Kundi manira kay PRD. Tiyak, maninira ulit ang gagawin niya as usual. Diba? So for this time, maraming salamat sa inyong lahat. At sabi ko nga, sana masamahan niyo ako dito sa ating adhikain para sa mga kabataan. Again, this is Derek talking about the reality of life. At muli, lagi nating ipapaalala, ang buhay ay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan. Pagkos ito ay isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nasa ang panig man kayo ng mundo, muli hinihiling natin sa ating Panginoon na sana manatili tayo na sa maayos sa kalusugan, physical, mano, mental, sa pagpapala ng ating Ama at Tagapagligtas na Panginoong Jesus. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all. Good night, everyone. Ingat.